Isang buhay na naman ang nasayang dahil sa depresyon. Gaano ba ito nakakaapekto sa ating mga buhay? Kagaya na lang sa nangyari sa aktor na si Mico Palangka. Matapos umanong tumalon sa isang residential area sa Santolan Town sa San Juan. Ayon sa ulat, sobrang depressed naman nun sa kanyang buhay pag-ibig kaya tumalon itong Lunes, Disyembre 9. Base sa report ng ating pulisya, walang dalang pagkakilanlan ang biktima maliban sa kanyang telepono. December 10, nagbigay ng pahayag ang pamilya Palangka na nagsasabing, "We are extremely saddened by the sudden passing of our beloved brother, Mico Palangka. The whole family is grateful for the incredible outpour of love and support that has been coming in today. As of now, we would like to respectfully request for the privacy as we go through this very difficult time. Again, we appreciate all the love and support. Thank you so much. Pita, Lisa, Bernard, Erica, Martin, and Santi." Maraming tao ang nagpapakamatay dahil sa depresyon, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Ang pagkakaroon ng depresyon ay hindi biro, pero maraming paraan para ito ay malampasan natin. Una, lagi tayong magdasal at humingi ng gabay sa Diyos. Pangalawa, lagi nating isipin nandyan yung mga pamilya natin at kaibigan handang damayan tayo. Pangatlo, lagi nating isaisip na hindi lang ikaw ang napapagod, hindi lang ikaw ang nasasaktan, hindi lang ikaw ang walang pera, hindi lang ikaw ang napag-iwanan. Maraming tao sa mundo ang nakakaranas ng mas sobra pa sa dinaranas mo. Kaya sana itong video ito nakatulong sa inyo kung isa ka man sa may depression ngayon. God bless po sa lahat at maraming salamat po.